What's up guys? So, welcome back. Okay, since tapos na kayo, okay, majority of you guys are tapos except sa isa natin, which is si Sir Rowell. So, since tapos na kayo majority, magpo-proceed na tayo to our next topic. So, now, we're going to talk about, since tapos na lahat, okay, tapos na lahat doon sa mga nakapanood ng mga videos and recording and nakahabol. So, now, we will proceed to our next topic, but before that, okay, i-review ko muna sa inyo kung ano yung mga napag-usapan natin dun sa session natin last time, okay? So, dun sa introduction, okay, panoorin nyo ulit yung introduction. Binigyan ko kayo ng key pointers when it comes to anticipating the market ng S&P 500 for the next following days or even weeks, okay? So, since it's been, I don't know how many days, is that 2 to 3 days from now? So, now, we're going to check out the latest market price to date. Okay? So, before that, panoorin muna natin yung mga sinabi ko sa inyo nung introduction. So, on the minute of 26.33 seconds, sinabi ko sa inyo na dinrowing ko kung ano yung mga possible na nakikita ko sa market for that one. Okay? You saw me draw a line, that kind of momentum, to target the downside. But again, not finishing the upside. Ayoko nang umangat yung price dito. That's why nag-drawing lang ako ng failed high. Okay? Failed high. So, now, Indian, just take a look at the news. A lot of red folder coming up. Maraming red folders na pupunta or papasok sa atin. So that's why I'm expecting the price to go down. Okay? So now, before that, so let's take a look at the trading view now. Now, take a look. Hindi ko siya ginalaw. Okay? I let the market do its thing because of the news. So now, take a look. Failed high, which is ano yung failed high? Here. A failed high right here. Going downside, opening the market below that and wog right around here. Okay. So, yeah, wait. Okay, sorry. So now, there you go. So since we have a failed high right around here, now, ano yung sinabi ko? It will draw to the downside. So now, let's take a look. Ano sabi ko dito? Liquidity, and ano to? Liquidity. No stop loss will be what? Saved. Again, sinabi ko sa inyo yun no introduction, no stop loss will be saved. And now, do you feel saved? There you go. Sa pool, on liquidity. Even here. Sa pool lahat. Okay? So now, that's the power of liquidity. So that's how I know na dapat mas pagtuunan nyo ng pansin ng liquidity kasi yun ang bibigay sa inyo ng higher pointers or higher probability in you, for you, finding another setup for you into for you to trade into. Okay? So now, since majority of you guys, alam nyo na, okay, and may ability na kayo to find it right here. And now, let us proceed to our next topic for today. Okay? So now, let me fix this one out. There you go. There you go. So now, I'm going to teach you how fair value gap works. Okay? So, how fair value gap works. So, I do have some file here na binigay sa inyo way back before. Okay, paki-check na lang ako ng mga inyong Google Drive. And binigyan ko kayo na itong dalawang folder or dalawang PDF file na to, which is called the FBG. Okay, Fair Value Gap. Okay, dalawa yan. Merong FBG and then FBG version 2, which is ito yung version 2. Pakita ko sa inyo. So there you go. This is the version 2. Okay? So, itong version 2, hindi na natin ito titignan. So, that's, ito yung magiging reviewer ninyo or soul copy ninyo. Okay? Sa inyo na to, inyong-inyo yan. So, sa inyo to. Okay? So, now, we will proceed to this first fair value gap. Kasi, you need to identify kung ano ba yung mga better and good fair value gap na pwede nyong hanapin or na pwede nyong mapag-tradean. Hindi lahat kasi ng fair value gap is natitrade. Naiintindihan? Hindi lahat ng fair value gap is natitrade or hindi lahat ng fair value gap ititrade. Naiintindihan? So, yeah. Okay. So now, what is fair value gap? Contents na itong PDF file na to,
FBG means fair value gap, displacement high and displacement low. Ano yung sinabi ko kanina, nung nakaraan? Ang displacement high and displacement low is liquidity lang din po yan, or buy side and sell side liquidity lang din yan. Okay? So next will be the market structure shift. Okay? Mamaya, titingnan natin yan. Okay? So now, this is the good example of bullish per valley gap. There you go. A downside market candlestick going up. And now, makakapag-create siya ng fair value gap somewhere around in this zone. Okay? So, now, Sir Kim, gaano po ba marami masasabing fair value gap ang isang candle? So, now, let's draw something. So, let's try to make this one a red candle. There you go. And then, let's copy this one out. And then, ganyan. Okay? So, now, let's say, for example, this is your wicks na naka-create, tama? So there you go. Wicks created. And wicks created right around here. Oops, sorry. Right there. And then right there. Okay? So Sir Kim, paano po ba namin masasabing fair value gap or may fair value gap yung market na yan? So, from the word fair, okay, may katamtaman or sapat lang na candle wick or may gap dapat sa gitna ng candles. Okay? So, ito ba ay matatawag yung fair value gap or FBG? Yes, kasi bakit? Meron po tayong fair gap. Okay? Sir Kim, may measurement po ba yun? Wala po. It's just a common sense. Okay? It's just a common sense. So, dapat alam nyo kung paano tumingin ng common sense na fair value gap. So now, Sir Kim, how about this one? Is that a fair value gap? Yung ganyan? Okay, fair value gap ba to? As long as you have a area na possible balikan ng market or possible 50% zone nun ay hindi pa nako-cover up, then definitely that's a good fair value gap. So in this one, this is still fair value gap. Okay? So now, Sir Kim, what if ito, ganyan. Tapos, ito is nakaganyan. Okay? So, wala na pong fair value gap dito. Naiintindihan? So, bakit nag-overlap na po yung candle wick sa body nito? So, that's why wala na po siyang gap. Sir Kim, what if wala pong candle wick o ganyan lang kanipis ang candle wick, tapos ito meron naman ganyan? Is it called fair value gap? Yes, there's a gap inside of that body. Not overlapping each other. So definitely that's what we call a good fair value gap or fair value gap pa rin siya. Naiintindihan? So yan ang fair value gap. So now before that, okay, since alam nyo na, okay, majority of you guys are aware kung ano itsura ng fair value gap, then this is the example of bearish fair value gap, this is an example of bullish fair value gap. Now, makikita nyo dito, this is the bullish market structure shift example na nilagay ko dito. So as you can see, there's a buy side liquidity right around here and there's a sell side liquidity right around here. Translated to displacement high and displacement low, then sinabi ko dito na dito daw nyo makikita ang fair value gap. Nakalagay dito, fair value gap shows around here. Ibig sabihin, nagpapakita daw ang fair value gap nyo between the displacement high and displacement low. Nasa gitna nyan yung fair value gap. So now, let's try to draw. Okay? Now, let's say for example that the market is going down right around here. Ayan. And now, suddenly, nag-stop. Okay? So, let's say for example, ayan na, nakatingin ka na sa market, ayan na, nagtatrade ka na. So, now, take note of the highs. Diba? Sabi ko nga sa inyo, take note of the highs. There you go. Liquidity. Sell side liquidity. Kasi nga, baka nag-stop na dito yung price. Kung nakita nyo yung price is lumalayo na dyan sa low na ito, then definitely you can tell this one as a sell side liquidity na. Okay? So, now, this is your buy side or lagay natin buy side. Pero alam nyo lahat na displacement to. Displacement high. Lagyan natin. Displacement high. And now, ito naman ay sell side. And now that we can call this one as a displacement low. Okay? There you go. So you have two displacement na. Siyempre yung taas, common sense, that will be your liquidity. Okay? Liquidity. So now, if and only if the price is currently moving slower dito sa zones na to, nakukulong siya sa dalawang side na to, then definitely makikita nyo may iaasahan kayo na possible mag-move siya papunta dito sa buy side liquidity na to. Eh, Sir Kim, what if it failed to do that? And then definitely, ganito ulit ang gagawin niya. Eh, di continue mo lang lahat.
Okay? I-drawing mo lang ng i-drawing kung hanggang saan siya pupunta. They definitely wait for this one to be buy out. Okay? Or taken out. Okay? Naiintindihan? So, definitely, that's it. So, now, let's say for example, the market consolidate, umabot siya ng ganito pero hindi niya binabasag yung sell side. Then, definitely, possible tumaas. And now, once it created a bullish momentum to that buy side liquidity right around here, anong sabi ko dito sa PDF file? So, ang PDF file ninyo ay makikita nyo dito, makikita nyo na sinabi ko, ang fair value gap nyo magpapakita somewhere around in these zones pag nakuha na yung buy side liquidity or displacement high. Just like in this one. So, saan ang fair value gap, Sir Kim? Nandito ba? Nandito ba? Or nandito ba? Di ba? So, in that case, guys, marami kayong makikita ng fair value gap dito. Believe me, okay? Believe me, marami kayong makikita ng fair value gap dito. Pero guys, yun yung mga tinatawag natin na not probability or not high probability setup fair value gap. So, hindi kayo bibigyan nun ng magandang position. Hindi din niya kayo bibigyan ng magandang probability of take profit. Walang ibibigay sa inyong high chance of profitability setup. Hindi kayo bibigyan nun. So, definitely, para kayo nagsusugal dyan. Why? Hindi pa naman kayo nakakapag market structure shift. Wala pa naman kayong MS or break of structure. Wala kayong ganon. Wala kayong change of character. So, definitely, mahihirapan kayo makapag-trade for a long or short position sa ganitong klaseng scenario. So, mas mabuti, hihintayin nyo matake out ang buy side and sell side. So, ano nga ulit yung sinasabi ko? Once na natake ang buy side, nagre-retrace ang price. Tama? Balikan nyo yung liquidity session natin. Nagre-retrace ang price to that buy side or sell side price. Okay? So, ano sa tingin nyo kinukuha nila? Ano sa tingin nyo ang binabalikan nila? Diba? Nagpo-pullback yan. Hindi naman po pwedeng isang candlestick na bumasag dito, then definitely lilipad na yon. Nangyayari yon, yes, often during news. Ulitin ko, nangyayari yon during often news. Pero during regular time session, without news, hindi po mangyayari yon. Okay? Puputi ang inyong mga mata, okay? Or pati mga buhok ninyo, hindi mangyayari yon. Okay? So, now, lahat ng fair value gap na makikita nyo dito, disregard that one, hindi nyo kayang i-trade yan. Naiintindihan? Hindi nyo kakayaning i-trade yan. No confirmation. Wala kayong good confirmation to trade into that kind of zones. Naiintindihan? Wala. So now, titigan nyo lang. See how price reacts to that fair value gap and makakita kayo ng multiple candle na nag-i-stays yan. Makakita kayo ng multiple candle touching these zones. Okay? Makakita kayo nun. Pero guess what? Ang totoong fair value gap, hindi na po dapat tinatouch yan ng multiple times. Naiintindihan? Let's say, for example, nakakita kayo ng apat o limang candlestick dun sa loob ng fair value gap. That's invalid fair value gap, guys. Ulitin ko. Pag nakakita kayo ng multiple candles inside of that fair value gap, yeah, that's invalid. Malalaman nyo kung gaano kaganda ang fair value gap. Once na unang touch pa lang sa fair value gap, you'll see yung reaction na. Nakakita na kayo ng reaction. Pero if wala pa kayo nakikita reaction, then definitely magtaka na kayo. Magtaka na kayo. Okay? So now, let's continue. So now, since meron na tayong break of structure right around here and buy side liquidity has been taken, so now I'm expecting that the price will go lower pabalik saan? Sa fair value gap na na-create niya somewhere around in these zones. Believe me, ma'am, makikita kayong fair value gap dyan. Maybe something around in these zones. And now, see how price reacts to that zone. And now, it will target the latest high or the previous high na nakikita niyo sa left side ninyo. Naiintindihan? Ganyan i-position ang fair value gap. Hindi basta-basta lang na nakita kayo ng fair value gap dito. Ganyan, long na kayo. Okay? Eh, Sir Kim, what if totoo naman eh. Tama naman na may fair value gap dito, ni-respect niya talaga yan, ganito, ganyan yan. Ba't hindi ko doon tinrade? Okay? Bakit hindi ko doon itinrade? So, again, isa lang yan eh. It's either uunahan mo yung position, then you'll be ripped off. Makikita mo, magiging melted na naman yung mukha mo kasi nga stop loss ka na naman, SLit ka na naman. Guess what, guys? A run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Ulitin ko, marami sa inyo alam nyo na yon. Marami sa inyo familiar na sa term na a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Ano ibig sabihin ko doon? Ang buhay ay parang weather lang. Okay, yun ang sabi ni Kim. Okay, pero ang sabi ko nga, ang trading is all of it parang trend line. It creates
higher momentum, lower momentum, and trend line sa lahat ng time frame. Okay? So, kung tumatakbo ang pressure sa higher time frame, then definitely meron siyang trend na ginagawa sa lower time frame. Ano itsura ng trend? Upside, downside, upside, downside, upside, downside, downside, upside, downside, upside. Ganun lang. Naintindihan? Paulit-ulit na process. So, let's say for example, okay? Let's say for example, right here, kay EURUSD, okay? So, kung makikita nyo dito, ayan. Okay? So, makikita nyo dito, a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. So, ibig sabihin guys, hindi ibig sabihin na pabagsak lang to, hindi na kayo pwede makapag-long. Long. Downside, long. Downside, long. Downside, long. Downside, long. Yan ang tinatawag nating trend. Yung mga ganyan. Even though we all know na pababa ang market, but still nagkikreate siya ng trend on a lower time frame to what? To take on the liquidity, to create a momentum, and to create a market structure. Yun lang yun. That's it. That's an algorithm of the market. Yan ang mga hindi tinuro sa inyo. That's why nahihirapan kayo makapag-trade. Ulitin ko ha. Yan ang hindi tinuturo sa inyo kasi nga basic daw. Yan. Basic daw kasi. So that's why tignan nyo nangyari. Okay? Marami kayong matatalo. Marami kayong mauubos na pera. So now, let's take a look at this one. A run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Take note of the liquidities you saw or you see. There you go. A liquidity right around here. And then, syempre, ito, low liquidity. Sell side liquidity. Tignan nyo nangyari sa market. Ano sabi ko sa inyo? The last buy side liquidity. Pag binasag yan, ano makikita ninyo? Let's go back here. Ano sabi ko? A fair valley gap will occur something somewhere around here. And guess what? Tingnan natin. Fair valley gap. Broke above. We saw a fair valley gap right around here. Also, we saw a back up fair valley gap here. Just in case. Okay? So, let's say for example, ito inaabangan mong fair valley gap. Eh, naiwan ka. Guess what? Hindi ka may iwan. Why? Makakita ka ulit ng mga fair valley gap. So now, Sir Kim, ibig sabihin ba nito, pag dito po nakakita ng fair valley gap, pwede na po namin i-position to. Pwede na kami makapag-long somewhere around in these zones? Yes. Eh, Sir Kim, how about this one? A second position, yes. Adding another margin will be yes. Eh, Sir Kim, how about this fair valley gap? No. Why? Napakalayo niya sa buy side liquidity. So, ibig sabihin, ang bias na niyan is shorting position. Naintindihan? Ganun lang kasimple. So now, take a look where the price went into. A buys. See? So now, SR Kim, ano sa tingin nyo nangyayari sa market na ito ni EURUSD? So now, tingnan natin. Ayan. So, di ba sinabi ko nga sa inyo, a run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. So, as you can see here, tingnan nyo mabuti. Simula tayo ng trend here. Failed to get this high. Make another low. Ano sa tingin nyo to? Hanggang saan to? Sir Kim, bearish na ba ang market ng EURUSD on a weekly chart? Hindi po. Okay? Bullish pa rin po ito para sa akin. Why? Nakikita nyo itong last high na nakreate niya dito. Tingnan nyo, nagkaroon ng impulse movement somewhere around in these zones, then dump. Kita nyo yan? Take note of that high. Pag ito ay nabasag ng market, then same exacting po ang gagawin dyan. So possible, mag-terate na yan ang trend to the upside. Pero not until na hindi nakukuha to, bearish pa rin to. Bakit? Uulitin ko yung term. A run on a higher time frame is a trend on a lower time frame. Okay? Pwede pa yan, guys. Pwede pa yan tumaas hanggang dito. Sinasabi ko sa inyo. Possible yan. But again, not until nabasag to or hindi nabasag to, bearish yan. Intindihan? SRK, what if binasag na yan? Pumunta na siya dito. So, let's say for example, gumanya na yan. Okay? So, definitely makakita tayo ng good fair valley gap somewhere around in these zones to bullish up the momentum and target the rest of the liquidity right around here. Naintindihan? There you go. That's a fair valley gap to you guys. Vice versa po yan. Okay? So now,
as another assignment for you para hindi tayo mag para hindi kayo mahirapan, yung PDF file natin na per Baligap yung version 2, dun nyo titignan yung actual charts noon. Okay? So now, ito naman yung sample natin for the per Baligap. There you go. Okay? So there you go. That's a good shorting position right around here of the per Baligap. Okay? So now, Sir Kim, since nahihirapan din kasi ako minsan mag-fair value gap or nahihirapan ako gumamit ng fair value gap, what's your another point para ma-trade namin ang fair value gap? So, alam ko sa inyo, marami sa inyo may alam ng market structure. Tama? Market structure. There you go. Breakup structure, breakup structure, breakup structure. Now, change of character. Nasaan ang change of character? What if the price went down here? That's your change of character. Why? Nabasag natin yung previous low. Now, we have breakup structure right around here, and we have highs right around here. Now, ano sa tingin nyo ba to? Diba sabi, di ba bakit kaya lahat na nagda-drawing sa inyo ng market structure, sinasabi ganyan, tapos, diba? Diba kayo nakakahalata? Bakit kaya laging ganun ng example? Ano to? Diba? Ano sa tingin nyo to? Ano, bakit kailangan itaas pa ng mga tao ito? Kasi nga, may binabalikan dito fair value gap. And now, yan ang hinihintay nila to trade into. Their stop loss will be remained on these highs or a little bit higher than here. Konting-konti lang. Then we will try to short the market back to its liquidity. Nasaan ang liquidity? Right here, and right here. Naintindihan? Ganyan nila i-trade yan. So, ito yung good example din. Another example for fair value gap. Ganyan. Okay? Change of character. Eh, Sir Kim, what if? Naiwan na naman ako. Di ko na naman to na-trade. Diba? You can also do the same thing on breakup structure. Breakup structure, may maiiwan ditong fair value gap. And now, there you go. Okay? There you go. Yan yung mangyayari sa inyo when it comes to placing in position, when it comes to fair value gap. Okay? So, I hope naiintindihan nyo kung paano gumagamit or paano gumagana ang fair value gap behind the scenes. Ganito siya. Okay? So, Sir Kim, how about the entry? Yan. How about the entry of fair value gap? So now, let's try to draw. There you go. Change of character or breakup structure right around here. A fair value gap, then a massively downside market. So now, makita tayo dito. There you go. And then our change of character right here. Now, Sir Kim, ano po ba dapat ang position namin? Ano itsura dapat ng candle for us to take a position sa fair value gap? So, for me, ito yung kakailangan ninyo maintindihan when it comes to fair value gap. So, kailangan po sa unang touch or sa unang way na pagpasok ng fair value gap ninyo, dun, ng candlestick sa fair value gap ninyo, makakita na dapat kayo ng reaction. What do you mean by reaction, Sir Kim? Ibig sabihin, ito yung fair value gap, ito yung candle nyo ngayon, pumasok dyan. Now, let's say for example, ganyan ang itsura ng market ninyo. Ayan, pulang-pula. Let's say pulang-pula yan. Okay? Let's say pula. And now, tumataas yan, di ba? Tumataas yan. Now, bago matapos or magsara yung candlestick, okay? Makikita nyo, bumababa yung price. And now, ano nakikita nyo sa taas? May naiiwan na wick. Tama? May naiiwan na ganyan. If and only if, dun pa lang nakita nyo na yung reaction ng market na, ay, wait lang, oops, wait. Possible. Alam nyo na yan eh. Possible, may something dyan. That's why nangyari yan. Naintindihan nyo ba? Bakit sa tingin nyo mangyayari yan kung wala namang something na meron dyan? Naintindihan? So now, if ganito na yung itsura sa first touch pa lang ng fair value gap, you should try to short the market. Stop loss will be the highs or safest highs na pwede nyo makuha. Let's say, ito yung high, ito yung fair value gap. Yan. Possible, ilagay nyo siya dyan sa little bit of top wick. Okay? A little bit of top wick. Just top wick nung candle na yan. And now, on the second candle, okay, titignan nyo kung mag-open siya below. Ulitin ko ha. Titignan nyo kung mag-open siya below na itong fair value gap. If nag-open siya below, then it has a same reaction katulad nito, then definitely you can short it out. Market price. Kung ayaw nyo mag-market price, then definitely try to limit on these lows. Naintindihan? Limit on that lows right here.
Naintindihan? Pwede kayo mag-limit somewhere around here. Eh, Sir Kim, what if naiwan na naman ako? Then definitely makakita ka na itong fair value gap na to. Same ha, same na same po. Possible makakasabay ka pa rin sa market. Why? Kasi tatlong beses nangyayari to. So ibig sabihin, you have three driver prior to the change of character. Where's your change of character? Here's your change of character. Yan yung tinatawag natin three driver prior to the change of character. So kung natatakot ka naman mag-position sa fair value gap, bakit? Kasi malapit sa stop loss mo, then definitely pwede ka makapag-place ng position on this area using price action or possible limit position. Why? Kasi the price will tend to push the market harder to the downside. Okay? So now, let's take a look at the EUR/USD. There you go. Now, let's go to the 1-minute chart. Let's try to examine. Let's try to see kung magkakaroon ng magandang reaction or papakita ko sa inyo yung mga good reaction into a fair value gap. So now, see here, we do have a failed high right around here. Sell side liquidity right around here. And then, there you go. Market structure, change of character right around here. And guess what? I saw a fair value gap right around here. There you go. A good fair value gap right around here. Now, Sir Kim, ito ba yung reaction na sinasabi mo? Yes. Ganyan. Eh, syempre, hindi naman kalahat na ng tao is marunong mag-timing. Diba? Hindi naman lahat ng tao makikita na to real-time, real chart. So, Sir Kim, when is the best position to take into a trade? The next opening market. If nakita nyo yung ganito na yung reaction ng market dun sa fair value gap, definitely the second candle will be the good sign for you to take into trade. Possible nagma-market order na ako dito. If naiwan na naman ako, then definitely limit the position right around here. And guess what happened to the market? Down. Can it give you a 5 handle? Of course. That's more than 5 handles. Okay? So, ganyan siya. Naiintindihan? Ganyan siya. So now, Sir Kim, how about this one? A market structure right around here, same exact thing. Where's your change of character? Bumabagsak ang market, nakapag-take siya ng lows right around here. And then, meron tayong sell side liquidity right around here. Ano to? A change of character. Once you have a change of character, what do you see? There you go. Fair value gap. What happened to the market? Pump up. Pwede ka mag-limit somewhere around here or pwede mo i-position yung next candle na bullish momentum here to take into profit, downs, upside. Ano take profit? Liquidity. Mahirap? Mahirap ba siya? I believe hindi. Now, a second or a third option for you into na malaman nyo kung paano nyo ititrade ito is using what? Fibonacci. Okay? Fibonacci. So now, go to this one. Find the Fib retracement. Okay? Go find the retracement and now customize it. Okay, pwede nyo siya i-customize. So, pwede nyo tanggalin lahat ng hindi nyo kakailanganin. Okay, lahat ng hindi nyo kakailanganin. Go katulad nito. And then, yep, hindi ko kailangan yan. Then ito. And then ito. Nope. I need that one here, and then yeah, I guess. Yep. There you go. Ito lang kailangan ka. Okay. So now, ipa-plot nyo lang yung ipa-plot nyo lang dito yung Fibonacci ninyo or yung Fib settings ninyo, then nahanapin nyo yung 50% consequent encouragement nyo during that time. Okay? Hahanapin nyo lang yun. Now, kung magpa-plotting kayo ng Fibonacci nyo somewhere, okay? Kung magpa-plot kayo ng Fibonacci nyo somewhere around in these zones, there you go, from that zones, there you go. There you go. So, kung magpa-plot kayo ng Fibonacci nyo somewhere around in that zone, okay, from highs to low, nung fair value gap pa, wala akong ibang pinapoint out dito, kundi ang fair value gap lang po. Okay, so, huwag kayo malilito. Fair value gap lang at sinusukat ko dyan. So, from this top, this low, or this low to this high, doesn't matter. There you go. And hanggang dun sa taas.
And now, makikita nyo, meron akong 50% or 0.50 or 0.5%. Yan ang 50% consequent encouragement or 50% discounted price ng market. So, look at the market reaction dun sa 50% na yon. Makikita nyo, yes, binabasag niya yung 50%, pero hindi nag-open below 50% level. In that case, gusto niyang itaas ang market to the upside. And guess what? I will take into trade for in that kind of position. Ito-trade ko yan. Naiintindihan? Yan ang inyong magiging technique when it comes to position. So again, marami kayong pwedeng makuha ang Fibonacci settings dito. So pero ito lang muna yung ginawa ko sa inyo just to find the 50%. Ito lang naman yung importante. Hindi nyo kailangan yung 382 and 618. Okay? So pwede nyo tanggalin yan. Naiintindihan? So, pwede nyo i-customize yan. Okay, pwede nyo i-customize naman yan. So, don't worry. So, just to find the 50%, just like that one, pwede po yan. Okay? So, I hope naiintindihan nyo yung mga binigay ko sa inyong good examples for you to place into position when it comes to fair body gap. So, ilan. Ganyan kasimple lang. Okay? Huwag nyo pahihirapan yung sarili ninyo. Okay? Huwag nyo pahihirapan. Binigay ko sa inyo yung pinaka-best way to take into consideration when it comes to fair body gap. Sir Kim, how about the non-profitable fair value gap? Okay, so Kim, paano naman yon? Again, sabi ko sa inyo, ang fair value gap, it happens after change of character. Nangyayari siya after change of character. Ibig sabihin, kung wala pong change of character, there's no fair value gap. Lahat na makikita nyo fair value gap ng walang change of character is not proven and tested na mag-guarantee sa inyo that the market will go according to your plan. It means, hindi siya high probability setup. Then definitely, you are trading in what? Casino. That's it. Okay? Kung walang change of character, don't trade. Kung walang change of character, then wala kayong nakita, may nakita kayong fair value gap, don't trade it. Mas better you wait for the change of character. And guess what? May time session naman ako binigay sa inyo. Dun effective yon. Kasi hindi na kayo maghahanap ng invalidation when it comes to fair value gap. Why? It happens every time na meron laging change of character, market structure shift dun sa mga time zones na yon. So, hindi kayo mahihirapan. Naintindihan? So, yeah. I guess that's pretty much it for fair value gap. So, I want you to take an assignment. Pwede kayo mag-send ng assignment nyo dito sa ating sa ba tayo pwede mag-assignment. So, dito, pwede kayo pumunta dito sa assignment natin. This will be your first assignment this coming mentoring or mentorship. Go find a fair value gap. Okay? Go find a fair value gap. Not daily, okay? Hindi ko kayo pakikitaan ng replay, okay? Ayoko ding masanay kayo ng replay just like yung ibang tao ginagawa nila puro replay na pinapakita sa inyo. No. Ang gusto kong hanapin nyo na fair value gap is during 9:30 p.m. to 10 to 11. Ulitin ko. Ang fair value gap na kailangan nyong hanapin, okay, will be on 9:30. Ito para sa mga PM session trader. Sige, wait lang. Gagawa ko muna kayo ng AM session trading, okay? So sa AM will be sa London lang tayo. Wala pa tayong AM, sorry. So London session. Okay? So hahanapin niyo yung London session natin will be on wait a minute. Sino ba 'to? Bakit may natawag? Okay, sorry. So now, hahanapin nyo fair value gap within 3 o'clock. Okay? Hahanapin nyo yung 3 o'clock p.m. hanggang 4:30 p.m. Okay? Ulitin ko. Hanapin nyo yung fair value gap during those in between, ha? Between na itong dalawang oras ato. Or na itong 3 o'clock to 4:30 p.m. Hanapin nyo yung fair value gap dyan. Annotate nyo. Okay? Then save it, screenshot, send it to the Discord. Okay? Now, para naman sa New York session. New York session fair value gap. Now, ang hahanapin nyo will be on 9:30. Start kayo ng 9:30 p.m. hanggang 11 o'clock p.m.
So, hahanapin nyo yung per body gap na makikita nyo in that kind of zone. Again, i-apply nyo pa rin yung sinabi ko sa inyo, market structure, buy side liquidity, sell side liquidity, i-annotate nyo siya para makita nyo kung saan yung market movement or saan lalabas yung per body gap nyo. Hindi kayo mahihirapan mag-annotate nyan. Okay? So, now, gusto ko papangalanan nyo yung mga isisend nyo. Gusto ko ipapangalanan nyo. So, let's say for example, ako na yung mag-assignment or ako na yung magsasend ng assignment. So, ibig sabihin, ano muna yon? Mamimili ka lang naman dito. Pero kung gusto mo dalawang session ng gawin mong assignment, much better. Why? Mas mamamaster mo yung per value gap o yung mga ituturo ko kasi sa dalawang session na to, makakapag-trade ka. So, now, let's say for example, London ka. So, London, per value gap looks like this. Gaganyan ka. And then, tanong mo kung ano, sasabihin mo dito kung anong oras mo nakita yung fair value gap. So, let's say for example, screenshot mo. So, let's say for example, nakita mo siya ng 3:15 PM. Yan, PM. And now, fair value gap shows up. Ikukwento mo lang kung ano nangyari. Shows up. And now, pwede mo na siya matrade ng, let's say for example, 3:17. Na-trade mo siya. And then, by, let's say for example, 4:00 PM, tapos ka na mag-trade. Okay? Or TP hit, ganun na lang. Or SL hit, depende kung anong nangyari sa market na yan. Ay, i-analyze nyo. Now, pero kung tinatamad kayo maglagay ng ganito, which is much better to, ha? Binibigyan ko lang kayo ng option. Much better to. Kung tinatamad kayo, then ilagay nyo na lang, per value gap shows up. Okay? 3:15, per value gap shows up. Then, lagay nyo na lang kung kailan natapos yung trade na yon. Okay? So, let's say for example, natapos siya ng 3:54 or 3:53 PM. And TP or SL hit. Ganyan na lang. Okay? And then, syempre, i-screenshot nyo yon. Okay? I-screenshot nyo. Yung before and after. Okay? Before nyo makita yung fair value gap, during fair value gap shows up, and then the after. Okay? So, that will be your assignment. Believe me, mahirap siya sa simula, pero guess what? Once na in-apply nyo itong sinasabi ko sa inyo, mag-guess nyo lahat ng gusto kong sabihin. Okay? Now, next naman, kung ginawa mo lahat, New York session, okay? New York session, same exact thing. Okay? So now, bibigyan nyo yung assignment from 9:30. So let's say, for example, nakita nyo yung per value gap ng 9:45. Okay? Let's say, nakita nyo yung 9:45. Then, natapos kayo by 10:15 PM. TP hit. Ganun lang. Tapos send nyo ulit yung screenshot. Same exact thing kung paano nyo ginawa to. Yan yung magiging assignment nyo sa akin. Okay? Natitignan ko. Okay? So, ganyan lang kasimple. Maintindihan? So, definitely, that's pretty much it for our fair value gap session. I'll be checking your assignment daily. Okay? Kailangan ko makita yung assignment nyo daily. Okay? For that one. Okay? So, ayan yung magiging first assignment nyo to this mentoring. Okay? Gusto ko itatag nyo na lang ako. Okay, tag nyo ako pag nakapagpasa na kayo assignment so I can check it immediately. Thank you so much. Hope you're having a great day so far. I'll be seeing you in the next meeting. Peace out.